Yo, what's up guys? Ako nga pala si Braulio. Welcome sa Balbas ni Braulio. Yo, today is the 79th day ng ating pagbabalbas. So today magbibigay lang tayo ng update kung ano ba yung pinagagawa ko sa balbas ko. Previously sinabi ko sa inyo yung future plan natin, which is magpapagupit tayo and then papaayos natin yung balbas. So recently, napunta ako sa barbero and then nagpagupit ako. Obvious naman, di ba? And then tinanong ko yung barbero kung ano ba yung magandang gawin sa balbas ko. Ang sabi niya, hayaan na lang natin yan. Kung nagpapatubo ko ng balbas, hayaan na natin siya. Actually, ang goal nga natin dito is, di ba, no, day one, sabi natin, malaviking na balbas. So, since gusto natin yung malaviking, wala tayong magagawa. Kailangan natin siya pahabay. So, yun ang ano. So, update lang. So, ang ginawa natin dito is, yun na, ginupitan lang niya. And then, pag-usapan natin yung mga problems na usually na-encounter ng mga may balbas at may bigot. Okay, number one, ito yun. Pakita ko sa inyo. Every time na kumakain yung mga may balbas at may mga bigote, ganito nangyayari. Yung pagkain, yung food particles, and even the water, usually nag-i-stack dito. Kung hindi dito, minsan, pag yung kumakain ka ng food or kanin or tinapay or whatever, usually nalalaglag siya dito sa balbas mo. So, kailangan siguraduhin mo pag kumakain ka kahit papano para hindi man lang nakakaya sa kasama mo kumakain. Siyempre, magpunas-punas ka. Yun lang. Pangalawa na nagiging problema ng mga nagbabalbas is usually nagkakaroon sila ng acne problem. Bakit? Kasi nai-irritate yung kanilang skin. Lalo na kung sakasakali, hindi ka madalas naghihilamos or you are exposed into an environment na medyo madumi or medyo malikabok. At kung sakasakali hindi mo nalinis ito, ang ending nito is maaaring magkaroon ka ng skin irritation, then mapupunta na siya sa tagyawan. So dati nagkaganon ako. Hindi dahil sa madumi yung environment na pinagkatrabuhan ko, but dati ang ginagawa ko kasi is I'm using a product na tinatawag na minoxidil. Dahil gusto ko nga talaga mapatuloy yung pagtubo ng balbas ko. Kaso ang ending, nagkakaroon ako ng acne. Nagkaroon nga ako ng balbas, pero nagkaroon ako ng acne. So ang ginawa ko, in-stop ko na siya. Pili ako may acne na mukha o walang acne na mukha. Pinili ko is I go natural. So ano ba ginagawa natin? So wala. Actually, hindi tayo nag-a-apply ng minoxidil. Talagang pure, tawag dito, pure patience lang talaga. That's why nag-start itong Balbas de Braulio series na to. Yung reason kung bakit nag-no minoxidil tayo, just purely natural stuff like washing your face, making your face clean, making your face na moisturize. Yun lang yung ginagawa natin or yung ginagawa ko. Pero hindi ko naman sinasabi na okay mag-minoxidil sa lahat ng mga gusto magpabalbas. Lalo na sa mga Pinoy na kagaya ko. Kasi, yun nga, ang mga Asians medyo matagal tubuan ng balbas. Minsan, hindi pa talaga nagkakabalbas. Yun. So yun nga, ano, yung problem number one, usually the food stuff got stuck in your mustache or your beard. Problem number two is skin irritation. And pangatlo or number three, ito yung usually stigma na mga tao kung bakit ka nagpapatubo ng balbas. Parang ang dumi-dumi. Well, totoo naman. Minsan kasi talaga, mukhang madumi talaga yung may balbas. Pero depende lang din yan sa nagdadala. Kung sakasakaling may balbas ka na nga, hindi mo pa rin inaayos yun. Talaga mukha ka na talagang madumi. So, kailangan mo lang talaga. Kung gusto mong patubo ng balbas, kailangan mo rin magmukhang matino at kaya-aya. Parang nakikita ko ngayon, kung sakasakali, parang nagiging trend. Sa mga gusto magbalbas, it's like parang nagiging hobby na rin siya. Parang papatubo ko ng halaman sa isang paso. Yung paso na yun, kailangan mong diligan araw-araw. Kailangan mo siguraduhin na may nutrients. Same with your balbas. Feeling ko ganun lang din siya. Anyway, so yun lang naman yung update natin ngayong day 79. So, papakita ko lang kung ano ba itsura ng aking balbas. So, eto na siya. Ang day 79. So, yun lang po yung update natin today. Maraming salamat po sa panonood. And if you make it this far, maraming salamat po. Please like, comment, and subscribe to my channel. Yung channel ko medyo magulo. Ang dami niyang mga series. So kayo na lang po bahalang mamili dun sa mga playlist ko na nandito. Ililink ko rin po siya. So yung kung gusto niyo pong masubaybayan yung pagbabalbas journey ko o yung Balbas de Braulio series, ililink ko po siya dito sa taas. And then kung gusto niyo po yung mga adventures, travel vlog, at kung ano-ano pa, ililink din po natin siya dito sa end credit. So maraming salamat ulit. Bird on! Let's go!